Arestado ang lalaking tumangay ng higit 100 milyong piso sa isa umanong investment scam sa Quezon City. Paliwanag naman ng suspect, hindi niya tinangay ang pera at hinihintay lang kumita ang kanilang investment. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hindi na pumalagpa ang lalaking ito nang silbihan ng 2 warrant of arrest sa barangay Duyan-Duyan sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Christian Cunanan. Ang mga warrant ay para sa kinakaharap niyang kasong estafa at paglabag sa batas pambansa bilang 22 o pag-i-issue ng mga talbog na cheque. Kaugnay yan sa umano'y investment scam. Inaresto siya matapos lumutang ang 7 complainant sa QCPD Station 8. Ang isa sa mga complainant, hinikayat daw ni Cunanan na mag-invest ng 4.6 million pesos sa stock market at cryptocurrency. Binigyan naman sila ng cheque nang tumubo na umano ang kanilang puhunan. Pero talbog ang mga cheque. Hindi nung masakit eh, sama-sama yung pera namin ng pamilya ko eh. Nanay ko, kapatid ko, pang tuition ng mga anak ko, hindi na namin nabayaran. Ang isa namang biktima na hikayat ni Cunanan na mamuhunan ng 30 million pesos para sa itatayo umanong beach property sa Batangas, Nueva Ecija at Aurora. Pero hindi rin bumalik ang ipinangako sa kanila na hanggang 40% na interest. We are free divers po and we are group of free diving community. Lahat kami nagkaroon po ng interest na mag-invest po through the beach property. Ibigay kami sa kanya ng pera as our share po dun sa nasabing property. And then aside po doon, nagbigay din po kami ng pera para dun sa sinasabing call financial po na ginagawa din po niya. Suma total, mahigit 100 milyong piso ang natangay sa mga nagre-reklamo. Nahihikayat po yung taong to ng mag-invest ng katulad sa mga travel agency. Nahihikayat nila kasi malaki nga yung interest, katulad ng 18 to 25% yung interest sa isang buwan. Depensa ng suspect, ininvest niya sa stock trading at cryptocurrency ang pera at hinihintay lang niya na mabawi ang ito. Alam din daw niya na may mga kaso laban sa kanya, pero hindi raw siya nagtatago. Kapag ka na no, gumanda yung market, baka makakabawi naman. Pag gumanda po yung takbolik ng ekonomiya, saka yung market sa trading. Humingi rin siya ng tawad at ibabalik niya umano yung puhunan. Humingi po ako ng tawad, ng paumanhin. Pinipilit ko naman yung makakaya ko talaga na maibalik yung puhunan. Nasa kustodiya na ng QCPD Station 8 ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.